Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay ang SENA form at saka complaint form, no? Ito yung mga forms na may kinalaman sa pagsampa ng kaso sa NLRC. So, yung information na to will benefit both the employer and the employees, no? Na gustong magdulog ng kanilang mga dispute sa National Labor Relations Commission or NLRC. Marami kasi nag-request na kung pwede makita din yung complaint form. Now, magpapalit tayo ng view from this camera to screen recording, no? To show you yung form na mga ginagamit after this. Let's proceed sa ating discussion sa bale parang ito eh, the distinction ng SENA form sa complaint form sa NLRC, no? Okay. Ito, ang nasa screen natin ngayon, ito ang SENA form. Ang ibig sabihin ng SENA, single entry approach. Nakalagay dito, per Department Order number 107, series of 2010. Ito yung galing sa Department of Labor na DO or Department Order na inisyo nila para gawing starting point ng lahat ng complaint na covered itong SENA, no? So mapapansin niyo dito may nakalagay na reference number, SEYAD, no? SEYAD or SEYAD, no? Yan. So sa ibabaw ng form, yan kung nakikita niyo yung cursor natin, nakalagay request for assistance form. Itong SENA form ang tawag dito RFA. Ang ibig sabihin ng RFA, request for assistance. No? Bakit siya request, hindi siya complaint? Sabi nga natin, ang proceeding sa SENA ay hindi pa yan kaso. Okay, panoorin ninyo yung mga video ko about SENA para maintindihan ninyo yung paliwanag natin tungkol dyan. Ngayon, dito sa right side, nakalagay date filed. Importante ang date filed kasi yan ang pinaka-starting point ng reklamo ninyo sa DOLE or sa NLRC para malaman kung prescribed na yung hinaing ninyo o hindi pa. Pag sinabing prescribed, na wala na yung karapatan ninyo magdemanda kasi nga may mga ganong provision sa batas na kapag katinulugan mo ang iyong karapatan, mawawala yan. So, alimbawa, money claims, 3 years ang prescriptive period niyan. Illegal dismissal, 4 years naman. So, dyan nakalagay ang date para makita as reference point. Then, ilalagyan nila ng ano yan, say, SEAD reference number, name of requesting party. Take note, hindi complainant ang tawag kasi nga hindi naman ito reklamo. Requesting party lang. So, yung RFA or request for assistance, ang nanghihingi ng request, ang tawag sa kanya ay requesting party. Yung counterpart nito sa complaint form sa NLRC ay complainant. Diba? Makikita natin ngayon yan. O. Tingnan natin dito ngayon. O. So, ito ang sample complaint form sa NLRC. No? So, nakalagay dyan name of complainant. Okay? So, dito, name of requesting party. Kasi pag hindi nagkasundo ang mga yan, itong requesting party, magiging complainant yan pag nag-file siya ng kanyang complaint sa NLRC. Sa kanan, makikita mo dito, name of responding party. O, ang counterpart naman yan dito sa complaint ay name of respondent company. Okay? Ngayon, sabi nga natin, ang respondent, minsan hindi lang company, minsan merong individual respondent. No? Referring to owner, manager, president, etc. Next, pinapachekan dito yung kasarian ng nagre-request for assistance. Balik tayo sa SENA, ha? SENA form. Male, female,
union or company. Kasi pwede naman magreklamo ang union, pwede rin magreklamo ang company. Kasi kapag labor-related, pwedeng idulog yan dyan for assistance. So on the other side, sa responding party, ganun din naman ang information na kailangan. So you indicate your address kung ikaw yung complainant. Dito, nature of business, halimbawa marketing, selling, telecoms, call center, construction, so on and so forth. Yan ang mga nature of business na kadalasan. Ano? So you provide your cell phone number, telephone number, fax, email, date of employment, kailan ka nagsimulang pumasok sa trabaho na yan, ano? And nakailang years of service ka na sa company. Nature of work mo, halimbawa, clerk ka dyan, encoder ka, manager ka, halimbawa, call center agent ka, customer service representative ka, dyan ilalagay, nature of work, halimbawa, ano? Dito naman sa responding party, total number of employees, no? Halimbawa, 100, 50 lalaki, 50 babae. So 50 dito male, 50 female. Contact person. Kadalasan ito yung mga GM, no, na siya yung kinakausap dahil siya yung nakakaalam ng mga decisions sa kumpanya, no? GM, president, minsan manager kapag malaki ang kumpanya, no? Position niya, halimbawa, siya isang general manager, address, etc. So itong ilan pa sa pagkakaiba nitong SENA form sa complaint form, itong mga hinaing dito ng isang nag-request for assistance or requesting party, ang tawag claims slash issues. Now, if you look at the complaint form naman sa NLRC, ang tawag dyan sa kanila ay causes of action. Kasi nga reklamo na dito eh, causes of action ang tawag. Sa SENA, balik tayo sa SENA form, claims lang, issues. Ano yung issue mo? Ano ang hinihiling mo? Diba? So, number one, letter A, money claims, non-payment, underpayment of wage, overtime pay, night shift differential, service incentive. Pag may time tayo, gawin natin to sa hiwalay na video. Itong mga isa-isahin natin yan. Ano? SSS, PhilHealth, pag-ibig. So, take note lang, ang SSS PhilHealth pag-ibig, hindi yan within the jurisdiction of the labor arbiter. So, pag hindi nag-prosper dito, hindi kayo nagkasundo dito sa SENA, eh, hindi maisasama yan sa action sa labor arbiter. Pero, minsan may mga employees, complainant, ay sinasama yan, no? Baka sakali lang na maayos, no? Pero, walang karapatan ng labor arbiter na mag-rule on SSS complaints, SSS claims, whatever. ULP, or yung tinatawag na unfair labor practice. C, illegal dismissal. D, illegal dismissal with money claims. Non-compliance with occupational safety, health standards, certification, election disputes. So may mga union yan. Intra-union, inter-union, cancellation of union registration, others, please specify. Okay. Yan ang mga reklamo. Ngayon, kung yan ang mga reklamo ng isang requesting party, ano naman ang mga gusto niyang mangyari? Relief prayed for. Okay? Bayaran ng money claim or payment of money claims. Ibalik sa trabaho, reinstatement. Cessation of ULP acts or itigil ang mga gawaing nagiging or tinatawag na unfair labor practice. Restitution or correction of violations. Ito guys, take note ah. Ang ULP, unfair labor practice, hindi yan yung generic term na unfair, no? Kasi baka mamaya isipin nyo, lahat ng mga unfair sa opisina ay tatawagin ng unfair labor practice. Merong mga naka-enumerate sa labor code kung ano-ano lang ang mga tinatawag na unfair labor practice. So, wag nyong intindihin yan as a generic sense. Technical yan, yung unfair dyan sa unfair labor practice. Hindi yan, lahat ng hindi patas ay unfair na. May sariling enumeration yan. So, yun lang yung mga enumerate, naka-enumerate doon sa labor code. Ang pwedeng isampang ULP case. Okay? Conduct of certification election, pang-union yan. Conduct of election of union officers. No? Pagbagulo ang union, yan ang nangyayari sa kanila. Audit, examination of union funds, etc.
So, anong aksyon ang ginawa ng SIADO or SENA desk officer? Nag-advise siya, nag-counsel, nag-set for joint conference, nag-settle ang agreement, sign on, whatever, and then nag-withdraw by other, either or both parties, referred to. Ito, pag hindi nagkasundo, magkakaroon ng referral, no? Referral na yan, i-refer yan. By failure of the parties, palimbawa, to reach an agreement within the 30-day mandatory period. So, binigyan ng pagkakataong maayos sa SENA, natapos na yung 30 days, hindi pa rin naman naayos. So, i-refer na yan. So, mag-i-issue ng referral form ang SIADO. Or, isa pang pagkakataon na i-refer na lang ang kaso sa labor arbiter kung hindi nagkaroon ng or hindi sumipot ang requesting party sa dalawang pagkakataon sa nasabing pagdinig, no? Or pretermination of proceedings with request of issuance of referral, no? Yun ang. So yan ang SENA form, no? So take note, sabi natin kapag hindi nagkasundo rito, walang kapangyarihan ng SIADO na mag-rule kung sino ang panalo or talo. I-refer lang yung kaso. So kapag hindi nga naayos sa SENA, i-refer ang kaso, may hawak-hawak ng referral form ngayon yung tao, yung complainant, pupunta na siya sa opisina ng sampahan ng kaso sa labor arbiter. Ito yung complaint form na ngayon. That's why we're here. Papakita din natin dito. But before we proceed to that complaint form, sa panahon ngayong may COVID, ang kanilang filing ng SENA, no, via online na. So may proseso, may mga 4 steps na gagawin doon online sa pag-fill out ng SENA form, no? Ito naman ngayon ang print, ang sample print out ng SENA form na fill out online. No, ganun din, may nakalagay na requesting party sa kaliwa, sa kanan responding party, no? So dito na nilagay naman nila causes of action naman, no? Causes of action. Kung anong claim niyan. Take note, this is an actual case, kaya tinakpan na natin ang mga essential information. So, yan, ilagay dito kung sino ang conciliator, mediator. Yun na nga, kapag hindi nagkaayos, bibigyan sila ng referral form, pupunta na sa complaint sa NLRC. So, depende kung saang NLRC kayo, kung main office yan dito sa NLRC sa Banaue, Quezon City yan. Kung hindi, Regional Arbitration Board or RAB. So, gaya nito, nasa RAB yung sample case na to, no? So, gaya na sinabi natin, name of complainant, sex, age, civil status, address, sa nakatira, zip code, number of complainants, name of respondent company, name of address of respondent, name of individual respondent owner manager. Isusulat mo yung pangalan dito kung sino yung manager na yan, ano? Address niya, kung saan siya nakatira. Kadalasan kung hindi mo naman alam ang address, di kung saan yung business address niya. Nature of business, halimbawa, trucking, construction, ganyan. Number of workers. Position mo, nature of work na ginagawa mo, call center agent, construction worker, di ba, encoder, sweldo, buwan, magkano ka buwan per month, magkano per day. Date employed, kailan ka nasimula magtrabaho. Date dismissed or suspended, kailan ka tinanggal o sinuspend kung ang reklamo mo ay illegal suspension. Place of work, saan ka? Sa NCR, sa Binian, sa Bacolod, sa Cebu. Work schedule mo, halimbawa, 8 to 5. O, nasa sayo na, ilagay mo dyan kung anong actual. No? Allowance, kung may meron ka. Kadalasan may mga allowance kasi. Kung wala naman kayong union, huwag mong ilagay na yes to. No ang ilagay mo dyan. Ha? Saan na yan? No. Are you a member of a union? Kung wala nga kayo union, no pa rin. Is your union affiliated? O puro no na sagot dyan. Okay? Kasi itong part na to, sa totoo lang, pang union na yan. Now, pupunta tayo sa causes of action. Ano yung mga reklamo? Ano yung mga issue na sinasabi natin? ULP ba yan? Illegal dismissal? Ano klaseng illegal dismissal yan? Actual, may papel ka na hawak-hawak na proof na tinanggal ka. Kung ano man, text, chat, basta may proof ka, actual yan. Constructive, hindi ka naman tinanggal, pero parang tinanggal ka na rin. Halimbawa, gaya ng binabaan ang iyong sahod, ang iyong benepisyo, binawasan,
dinemote ka ng ganun-ganun na lang, walang dahilan, constructive dismissal. So parang tinanggal ka na rin, although wala kang tinanggap na or hindi ka binigyan ng sulat na tinanggal ka na. Gender issues, sexual harassment, discrimination, others, pwede yung Safe Spaces Act na ngayon dyan. Yung mga tinatawag na hindi magaganda. Ito, for example lang, tinawag na bading, tinawag na ganun, ganyan-ganyan, no? Na hindi na pwede ngayon yan sa panahon natin. So, example lang yan, ha? Next, C, money claims. Ano yung mga money claims mo? Dalawa, pwedeng hindi ka talaga binayaran o binayaran ka nga, pero kulang. Ang tawag doon, underpayment. Okay, so hindi ka binayaran o kung binayaran ka ngunit kulang ng iyong retirement benefits, ECOLA, service charge, night shift differential, maternity benefits, etc. So, ganun din dito. Hindi ka binayaran o kulang ang bayad ng overtime sa salaries, wages. So, isa lang checkan mo dyan kasi it's either non-payment ka or underpayment ka. Holiday pay, premium for holiday pay, SIL, 13th month pay, separation pay. Alam, magkakaroon tayo ng isa pang video na i-discuss natin kung anong ibig sabihin itong mga ito para maintindihan ninyo kapag ka nakatanggap kayo ng ganitong complaint or gumagawa kayo ng ganitong complaint kung ikaw naman sa side ni complainant, no? Illegal suspension, illegal layoff, regularization, moral exemplary damages, illegal strike, lockout, attorney's fees, others, no? Now, do you have any pending case before the NLRC? Kung wala naman, no. Pag meron, yes. So, saan yan? Saan nakalagay? Sinong arbiter, no? Magpapareinstate ka ba? Yes or no? Yan ang relief na hinihingi mo. Payment of? Anong hinihingi mong payment? Diba? Kadalasan nilalagay dyan, money claims, plus moral exemplary damages, attorney's fees, and cost of suit or litigation. Ano? So this will be verified and certified for non-forum shopping. So pipirmahan ito, tapos inonotaryo ng administering officer sa NLRC. So, yan ang pagkakaiba, no? Essentially, nitong complaint form, tsaka sa SENA form. Ang complaint form, take note, ito, sa papunta ito din sa labor arbiter, kasi ito magiging basis niya para desisyonan ang kaso. Unlike in SENA form, dito, hindi nag-desisyon ang siyado. So, parang barangay lang yan sa kanya magsisimula, tapos iakyat niya pag hindi nagkasundo sa labor arbiter sa under sa form ng complaint form ng NLRC. So, dyan nag-end ang ating discussion tungkol dito. Nagkaroon na kayo ng idea sa anong pagkakaiba nitong SENA form sa complaint form. Yung mga important distinctions nila, no? Okay, so I hope may naintindihan kayo sa ating discussion and abangan ninyo yung ating specific discussion sa pag-isa-isa niyan ng mga entries din sa form.